Pero sir, kayo ba eh nagkausap na po ni Congressman Teves? Kasi I'm wondering kung ano yung kwento niya tungkol doon sa pagkikita nila ni Senator Manny Pacquiao. Yun po ba eh planned? Nagkataon? Ano po yung napag-usapan nilang dalawa? Ah, hindi po namin napag-usapan yun. Ang amin pong pinag-uusapan ay pawang mga legal po. Kasi ang pagka nagre-report po ako sa kanya, katulad po ngayong araw na ito, kasi bukas po, October 4, ay meron pong Degamo murder case sa aking pakay po ng aming pag-uusap. Nako, sir, sorry ah. Pakiulit kasi medyo na putol-putol po kayo nung kinukwento po ninyo yung mangyayari bukas. Pwede pong pakiulit yung part na yun. Meron po kaming initial hearing, arraignment po, doon sa Degamo murder case sa Manila RTC, sa Branch 51. So yun po ang pakay po. Yun po ang topic ng aming conversation kanina at kahapon kapag ako'y nagre-report sa kanya. At hindi na namin po natalakay yung kay Senator Pacquiao sapagkat yun naman po ay labas dun sa legal strategy po namin. Mm. Nako, attorney, sabi niyo po ang pinag-uusapan po ninyo ni dating Congressman Teves no ay puro legal concerns. Eh sabi ni Pamplona Mayor Janice Degamo, itong meeting daw between with chance or not no, yung meeting ni Pacman tsaka ni dating Congressman Teves, sabi niya, not only does this interaction raise serious ethical and legal questions, it undermines our nation's international image. So may legal questions din daw po noon. Kasi niyakap po ni Teves si Pacman. So, meron daw pong legal questions. Paano naman naging legal question yung pagyakap? Eh, napapakamot na lang ako ng ulo. Siguro, itanong niyo na lang kay Mayor Degamo kasi mukhang hindi naman siya yung gumagawa ng statement niya. Pinagagawa lamang naman yan. Mukhang hindi niya naintindihan yung ibig sabihin ng mga nire-release yung statement na galing sa kanyang abogado.